Isa mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga kalingap. Yan na, nandito po tayo ngayon sa dumping site. Sa hindi nasang pangyayari ay meron tayong nakita na matagal ko na pong hinahanap. Ito po ay si Patricio. Kung natatandaan po natin si Patricio, ito po yung ni-rescue natin noong December 19, noong Bagyong Undoy. Yan. Bago po ang lahat, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon at magandang gabi po sa inyong lahat, sa lahat, sa saan man sulok ng mundo kayo naroroon, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Okay, ngayon po kakausapin natin si Pat kung kamusta na po ang kanyang buhay ngayon. Kasi marami po akong naririnig na balibalita tungkol sa kanya. Siya. So, ito po, inuulit ko, kung matatandaan niya po, siya po yung ni-rescue natin nung last year, December 19, na dinala natin sa District Hospital. Yan. Okay, samahan niyo po ako at kapanayamin natin si Pat. Kumustahin natin kung ano na nangyari sa kanya. Okay, mga kalingap, ayan po si Pat. Kung makikita niyo po, ibang-iba na po yung itsura niya ngayon. Ayan. Ayan. Magandang umaga, Pat. Magandang umaga sa inyo lahat. Ayan, kamusta ka na? Ay po. Ha? Sabi ko pa na kumakain. Magaling na yung ano mo, yung na-stroke sa'yo? Ang pa rin, nanginginip pa rin. Ha? Ginip pa rin yung kapila ko. Kaliwa kong. Kaliwa? Oo. Kaliwa kong kamay wala. Oo. Di pa na nakakilos. Kumain ka na? Di pa, doon ako mapunta kay Tabanak. Kay Tabanak? Meron po bang nakakainan dito? Sa larap pa? May kaming kasinisana kung may wala lang ulam. Saan po may nabibiling ulam? Hindi po alam dyan. Yan eh. Kumain ka ha? Bibilihan kita ng ulam mo. May si nanay, bibigyan ka ng kanin. Ha? Yung mga binigay ko sa iyo noon, hindi mo naman yata kinain eh. Pinamigay mo lang din. O doon sa kanyang tinitirahan po doon sa may dagat? Ay, nandito na po yan. Diyan namin yung pinatira sa inalsa ni Manoy Duro. Saan dyan si Manoy Duro? Tulog yun. Oh! Ano ikaw? Bumangon ka dyan! Bumangon ka dyan! Oh, kanan ng pistola sa tuluyan. Yan po, ito po si Patricio. Kaya si, kung tawagin po siya dito, eh, Pat, nung pong nagpunta ako ng Santa Elena, yan, nakakarating daw po ito ng Santa Elena. At doon nagkakape, doon sa, yung kay Tatay Narsing, sa may farm. Yan, siya rin po yung sinasabi ni Tatay Narsing, na kung gusto niya, eh, tumira na lang siya doon sa farm at wala naman siyang po problemahin sa pagkain. Yan na, yun po di sinasadya, nakasalubong ko po ngayon, papunta ko ngayon kay Laason. Sige po yan, init-init kasi. Yun nga po. Yan, tingnan niyo po itsura ngayon ni ano, ni tawag dito, ni Pat. Ayan po siya ngayon, para na siyang si Moises. Yan. Saan ka papunta ngayon? Nako, kay Tabanak. Okay. Malayo yun. Kaya lang yun sa may panang kulong. Yan, dito ka na lang kung kakain ka rin lang. Dito ka na lang kumain. Wala naman sila ng kanin. Meron kanin. Bibili lang tayo ulam. Sandali ah. Kulay cream. Okay mga. Kaya minsan kontrolin po, sir. Sabi sila. Ayan mga kalingap. Yan. Nakiusap po tayo na bilihan siya ng ulam para makakain po ngayon tanghali. At saka tubig. Yung sa ano po, yung plastic. Oo. Yan. Para hindi na po siya lalayo at dito na lang po siya kumain. Yan, ayan po, ayon do sa asawa ng chairman, hindi na daw po siya makontrol, talaga daw pong umaalis siya, lumalabas-labas talaga siya kung saan-saan nakakarating. Pero may binigyan po siya ng bahay, meron siyang bahay kubo do sa taas. Yan, at talagang hindi din po siya napepermanente doon. Yan at ngayon po nakita nyo ang sobrang ng haba ng kanyang balbas pero ayan pa rin po oh. Nakita nyo ang haba ng balbas oh. Kumain ka na? Kumain ka na
Okay na po ako. Ayan, yan yung kapitbahay ay nagbigay ng pagkain sa kanya. Kuya Pat, ha? Ubusin mo to, ha? Ubusin mo yan. Mabili lang tayo, antay lang natin yung ulam. Nabili lang, ha, Pat? Yan po, binigyan po ni nanay ng kanin. Ano po pangalan mo, Nay? Nelsie po. Nelsie, yan, shout out po kay nanay Nelsie. Yan, isa din po sa nagbibigay ng pagkain kay Pat tuwing makikita siya rito. Binibigyan niya ng mga anak ko, minsan ito, minsan yung doon. Opo, yan. No, lagi ang pinapagkain. Kuya, inaano ng pagkain. Maligo ka muna, bibigyan kita pagkain nila. Ayan po, ayan, kumakain na po ng kanin lang, pero nagpabili po tayo ng ulam. Ayan. Magkulang pa, may kanin pa doon. Ayan. Nisakto na po siguro yan, kasi huwag masyado marami sa kanin at nakaka-high blood. Ayan. Gutom ka, no? Nag-almusal ka na ba? Pat? Kumain ka ba ng hapunan? Ha? Kuya Pat, magpagupit ka na nga kasi. Alis mo na yung balbas mo. Para ka na ermitan nyo. Sa larap na. Wala, titinan ko. Sa amin. Bago na bin. Tingnan mo doon, baka may ano doon. Bigay mo kay Sherry, ano? Kahit isa lang. Ay, thank you. Kahit sardinas lang siguro. Yan, wala kasi akong dala sardinas ngayon, ay. Yan. Kain mo niya kahit kanin lang. Okay po, ito na po ang sitwasyon ni Pat ngayon. Yan, minsan na matino naman po siyang kausap, pero ano po, parang paiba-iba na yung kanyang sagot. Yan. Kumain ka ba kahapon, Pat? Hindi. Hindi? Diretso hapunan, diretso ang tangalian ko, ganito. Diretso na hapunan? Hapunan, kinamagahan naman. Ah. Ngayon ang makapunta ako doon kay Mr. Kabanak. Nagiging ko palagi akong nandito. Ay, pero naman akong wala. Ngayon lang ako nagdiho. Wag laging kape. Ha? Wag laging kape. Kailangan may lamasik mura mo. Ha? Okay, mga kalinga, pa yan po ang sitwasyon ni Patricio ngayon. Yan. Kung tawagin po siya dito ay Pat. Yan, siya po yung ano, siya po yung tinulungan natin na nirekomenda nung taga-abroad. Yan at napuntahan po natin. Yan na nabigyan natin siya ng paunang tulong at pagkatapos po yun nung pag December, bigla pong may pumunta sa Lingap Center natin dito sa Larap at ayun nga po humingi ng tulong na si Pat nga daw po ay naaksidente. So agad naman po tayong umaksyon at nadala po natin siya sa District Hospital sa sentro ng Panganiban. Yun po, from there, ang sabi po ay dadalhin daw siya ng provincial hospital. So from there po hindi ko na po alam ang nangyari sa kanya, and then pagbalik ko po ng the next year nung May, yun po ay nabalitaan ko na lang na pag-alagala na lang daw po siya kung saan saan ang hihingi ng pagkain. Yan na nagkakape kung saan saan. Yan, hindi po ano, hindi po alam kung saan. Yan. Yan, sama nakikita po natin na si Pat po ay gutom. Yan. Po. Salamat kay Kuya. Kuya, anong pangalan, Kuya? Ano pong pangalan mo? Eduardo De Jesus. Out po kay Kuya Eduardo De Jesus. Nagbigay ng kay asawa po Kuya. Asawa po ng chairman. May kukunin lang daw. May itapak kay Kuya. Okay, mga kalingap. Okay, mga kalingap. Yan po si Pat, ano? Yan, hindi niya na po naubos yung kanyang pagkain. Nabusog na siya. Ayan, nabusog na siya. Ayan. Ayan na po ang resulta ngayon ni Pat. Habang papunta tayo kay Laason, yan, nadaanan natin siya. Okay, napakain natin siya. So, sana, no, sana kausap ko yung chairman dito sa community na ito
ang sabi ay ano, pwede daw siyang gawa ng barong-barong dito lang sa may kanto rito para ano, para malapit lang at nadadaanan siya ng mga tao palagi. Yun, nakikita siya parati. Or kung meron man ibibigay sa kanya na pagkain, eh maidadaan lang kagad. Madali lang maidaan. Hindi kagaya nung nandun siya sa taas, eh sasadyain pa siya. Eh dito po, pag natayuan siya ng kubo-kubo dito, na 4x4, yung kagaya po kay Ason, eh malaking bagay na po yun sa kanya. Kung meron pong mga mabubuting puso na gusto pong mag-sponsor or magbigay tulong kay Kuya Mel regarding dun sa pagpapatayo ng kubo-kubo ni Patricio, yan, ulitin ko po, si Patricio po, ito po yung natulungan natin last year, yan, nabigyan natin ng ayuda at siya po yung ni-rescue natin nung bagyong Odette, December 18, dinala natin siya sa District Hospital dito po sa Panganiban. Yan siya po si Pat. Yan, sana, yan, may magandang puso na tumulong. Yan, nananawagan po ako. Yan, para po madali po nating mapuntahan at makita si Pat. Dahil meron na siyang tutuluyan. Yan, meron po siyang tinutuluyan. Nandun po sa bundok. Medyo mataas. Kaya po lagi siyang umaalis. Siguro kung nandi dito lang sa baba, nandi rito dito lang at makikita ng mga kapitbahay. Ayan. Ayan, sana po. Ayan. Sa lahat po ng mga may pusong busilak, ayan, sana po matulungan natin si Pat. Ayan. Ayan po si Pat. Hindi natin siya makausap ng ano na ngayon. Hindi kagaya dati. Palatawa. Wala nung siya ay na-stroke. Ayan na po yung nangyari sa kanya. Hirap na po siya magsalita mula po nung na-stroke siya. Yan, kung saan-saan daw po siya nagpupunta, hindi siya mahagila. Buti nga po't nakita natin siya ngayon. Yan. Yan. Yan po si Patricio. Siya po yung nag-agaw buhay nung December na sinagip natin. Yan, si Patricio po. Yan, ngayon nakita natin ulit siya. Okay. So, yun po mga kalingap. Yan, sa lahat po ng mga may puso po na gustong tumulong kay Sir, mapunta muna ako dun sa ano. Okay po. Okay po. Yan po ay pwede po kayong makipag-ugnayan po sa akin. Sa aking Facebook Messenger po ay Mail De Leon po at ang aking GCash po ay 0966-655-4615. Yan po. Okay. Sige po, thank you. Ito Pat, oh, para meron kang pangkape, Pat. Oh, Pat. Para meron kang pangkape. Ha? Yan, para meron ka pang kape. Yan, Salamat. Yan, manawagan ka kay Kuya Bal. Di ka agad na Kuya Bal. Sabi mo, dali Kuya Bal. Ha? Yan, manawagan ka kay Kuya Bal. Saan na lang magbili? Huh? Okay mga kalingap, wala na po pala talaga, hindi natin siya maano ng maayos. So ayan po, ayan. Okay, yun po mga kalingap, yan, sa lahat po ng may gustong tumulong, yan, message lang po ako or padala lang po sa aking GCash at sabihin nyo kung kanino po natin itutulong ang inyong ibinigay at ito po ay ating pararatingin. Yan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po yan may mga
may mga makatulong po, makasuporta kay Patricio. Ayan. Ayan, naawa po ako sa kanya, sa kalagayan niya ngayon. Buti po nakasalubong ko. Ayan, mukha na po siyang ermitanyo. Ayan. Okay, yan. Okay, lagi ko pong sinasabi, ang gumagawa ng mabuti sa kapwa ay pinagpapala. Yan, magandang araw sa inyong lahat. Yan, medyo nagpapalit po ang ating ipon dahil sa sobrang init. At mabuhay po hanggang gusto niyo nang naayon sa kooban ng Panginoon. Maraming salamat po sa inyo. God bless po. Kay Kuya Mel, makakaasa ka, makakasiguro ka sa pagtulong sa mga kapwa, pagtulong sa mga kababayan, at hindi kayo hahayaan, at hindi kayo pababayaan. Kasangga at inyong kaagapay, Kuya Mel, Kuya Mel, ang kasama. Maaasahan, siya'y ating malalapitan. Laging iisipin na kayo'y tulungan, hinding-hindi kayo pababayaan. Kuya Mel ang laging nandyan, kahit saan kayo'y pupuntahan. Mga ka-housemate, mga kalingap, mga ka-OFW, pagtulong sa mga mahirap. Tandaan, laging yan ang aasahan, basta lagi lang magsusumikap upang maabot ang mga pangarap. Isang ordinaryong empleyado, kahit minaliit tutulong sa tao, tubong Pampanga na lagi nandito. Kuya Mel ang kasama nyo. Kay Kuya Mel, makakaasa ka, makakasiguro ka sa pagtulong sa mga kapwa, pagtulong sa mga kababayan, at hindi kayo hahayaan, at hindi kayo pababayaan. Kasangga at inyong kaagapay, Kuya Mel, Kuya Mel, kay Kuya Mel. Makakaasa ka, makakasiguro ka sa mga kababayan, at hindi kayo hahayaan, at hindi kayo pababayaan. Kasangga at inyong kaagapay, Kuya Mel, Kuya Mel, ang kasama. What's up mga ka-housemate, asahan nyo siya ay palaging nandito. Organic sponsor, organic supporter, salamat din kayo ay laging nandito. Pagtulong sa hirap ng buhay, si Kuya Mel sa inyo aalalay. Bata kahit matanda, kahit sino ka pa, walang pinipili ang pagtulong niya. At kay Mang Perla, na kanyang asawa, nasa likod laging nakasuporta. At anak niyang si James Yamila, na taga-edit ng kanyang mga video. Kanyang apo na si Gia, na taga-sayaw, alagang aso't pusa, lagi din nandito. Kaya dito ka na, huwag kang mangamba, kay Kuya Mel makakaasa ka. Kay Kuya Mel makakaasa ka, makakasiguro ka sa pagtulong sa mga kapwa, pagtulong sa mga kababayan, at hindi kayo hahayaan, at hindi kayo pababayaan. Kasangga at inyong kaagapay, Kuya Mel, Kuya Mel, kay Kuya Mel makakaasa ka, makakasiguro ka sa pagtulong sa mga kapwa, pagtulong sa mga kababayan, at pababayaan. Kasangga at inyong kaagapay, Kuya Mel, Kuya Mel,